ABS-CBN fam, namumuno sa takilya. Kapamilya stars, nagpasalamat. Inilabas sa Facebook page ng Metropolitan Manila Redevelopment Authority ngayong December 26, ang official statement ng MMDA, Acting Chairman Attorney Romando Artes, kaugnay sa unang araw ng Metro Manila Film Festival 2022. Ayon pa nito, taos-puso siyang nagpapasalamat sa lahat ng tumangkilik sa 8 pelikulang bahagi ng Metro Manila Film Festival 2022 sa unang araw pa lang nito sa araw ng Pasko. Labis din itong ikinagalak na maportang ikinamamalas ng publiko sa Metro Manila Film Festival base sa mahabang pila sa mga singhani bilang dito sa Metro Manila, kundi sa Luzon, Visayas at Mindanao. Raw nila na patuloy na suporta hanggang sa pagtatapos ng Metro Manila Film Festival sa January 7. Sa pamamagitan nito ay matutulungan ang unti-unting pagbangon ng industriya sa pelikulang Pilipino na labis na napiktuhan sa COVID-19 pandemic. Nagpapasalamat siya sa lahat at mabuhay raw ang pelikulang Pilipino. Balik saya ang tema ng 40th Metro Manila Film Festival kung saan host city ang Quezon City sa pangunguna ng Mayor Joey Belmonte. Inaasahan tuloy-tuloy pa ang pag-arangkada ng kita ng mga pelikula ngayon at sa darating pang Rizal Day holiday at New Year. At kagabi, pinarangalan na ang mga artista na pabilang sa event. Best Actor si Ian Veneracion at Best Actress naman si Nadine Lustre. Kinilala din ang movie na deleter bilang Best Picture. Best Supporting Actress din si Dimples Romana sa pelikulang My Father, Myself. Habang si Vilma Santos Rico naman ay kinilala bilang Maricho Vera Pires Memorial Award. Masaya ang lahat sa mga list of winners. Ang Metro Manila Film Festival screening ay hanggang January 7, 2023 pa, kaya tuloy-tuloy lang ang pagsuporta sa mga palabas ng Pilipino. Masaya naman ang pamunuan ng Partners in Crime at Love You with an Accent na panunan mula sa ABS-CBN Film. Sa unang araw ng streaming, nakakuha agad ang Partners in Crime ng 13 million pesos ayon sa balita. Kaya sana raw ay tuloy-tuloy pa itong aarangkada, lalong-lalo na ang mga palabas ng ABS-CBN sa Metro Manila Film Festival. Ngayong araw, December 28, tiyak dadagsa pa ang mga taong nanonood sa sinihan dahil maliwag na ang restriction sa sinihan. Ayon sa report, sa streaming halata daming pumunta sa sinihan. Mas tumaas ang kita at mas dumami pa ang aasahang pupunta dahil 2 years din hindi ganito kaluwag ang sinihan. Kayo, ano ang masabi nyo na dumiloon mo sa takilya ang ABS-CBN Film na Partners in Crime? I-comment na kung makilala kayo ang winners ng Metro Manila Film Festival 2022 kagabi. At huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel.